Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, comment muna kayo dyan kung naririnig niyo ako ng maayos. Kinig ba ako? Ayos ba? Payaman ba? Power ba? Comment muna kayo dyan kung naririnig niyo ako ng maayos bago tayo magsimula. Bago ako magbigay ng shoutout, bago tayo magbaliwan. So, comment muna kayo dyan. Loud and clear. Okay? Okay, kinig. Ayos! So yan, welcome dito sa ating Q&A session. Kung meron sa kung sakaling meron sa inyong mga first timer diyan na umattend, comment kayo para mabigyan ko kayo ng mabigyan ko kayo ng special shout out. No? May special shout out ako sa mga bago na uma-attend nitong ating Q&A session. Comment kayo diyan para masaya. Sa mga first timer. And once again, welcome dito sa ating Q&A session. Ginagawa natin 'to every Friday 8 p.m. Philippines time. Regardless kung anong network marketing company kakabilang, as long as gusto mo maging isang successful, ethical network marketer, no, ito yung iyong one-stop shop. No, ito yung dapat mong puntahan. Itong ating Ethical Nation, itong ating Q&A session na ginagawa ko every Friday 8 p.m. Philippines time. So, I hope nag-dinner na kayo. Pero kung sakaling hindi pa kayo nagdi-dinner, pwede naman kayo mag-dinner habang nakikinig sa akin. And i-comment nyo na dyan lahat ng mga gusto nyong itanong. And request ko lang, sa mga questions nyo, ang request ko lang is huwag nyo na akong tanungin ng about sa mga technicals like paano mag-invite, paano mag-present, paano mag-close, mga ganun. Kasi nasa YouTube ko na yun lahat. Mas maganda kung yun na lang yung panonoorin nyo pagdating sa mga ganyang tanong kasi mas kumpleto yung magiging sagot ko doon. Dito kasi sa ating live, dito limitado lang yung oras natin kaya hindi ako makakasagot ng masyadong mahaba. And ang goal ko kasi ay masagot lahat ng mga katanungan nyo hanggat sa makakaya ko with the limited time na meron tayo. So it's already 8:10, mga matatapos tayo mga 8:55 kasi meron pa akong training after nito sa aking grupo naman. Kaya hanggat meron pa tayong oras, itanong nyo na lahat ng mga gusto nyo itanong. And as much as possible, wag yung mga technical, yung mga basic na yon, invite, paano mag-invite, kasi napaka-common na yung tanong na yan. And paulit-ulit lang naman yung magiging sagot ko. So, mas maganda kung doon na lang sa YouTube kasi mas kumpleto pa yung information na makukuha nyo doon kumpara dito sa Facebook Live. Okay? So, with that being said, no, mag-shoutout na muna tayo. Shoutout sa pinakang una na nag-comment. Nandito pa ba? Baka umakyat na. Okay, ang pinakauna nakikita ko dito, nababasa ko dito ay si Jan. Si Jan Cadelino. Isa pala to sa mga estudyante, part ng Team Genuine. Okay, so shout out kay Jan. Pinakaunang comment na nakita ko dito. Kay Emma, Charles, Mylen, Dairine, Ralph, Mark, Menandro, Frederick, Josephine. Sumagang? Tama ba? Sumagang? Claystone, Vivian, Arvin, Benchon, Vivian na banggit pa na. Mark, Rudiel, Rob, Lloyd, Jean, first time. Ay, si Arvin pala, first timer dito sa ating Ethical Nation. And by the way, pwede nyong i-mention ang inyong mga teammates, members na alam nyo na matutulungan nito, na mga network marketers. So make sure network marketers sila. Huwag kayong mag-mention dito ng hindi naman network marketer kasi hindi nila maiintindihan yung mga pinag-uusapan natin. Na hindi to para sa kanila. Itong Facebook page ko na ito ay para sa mga network marketer na gustong matutunan, maging successful sa ethical na pamamaraan. Hindi to para sa mga wala pang experience. So, yun. Especially sa mga estudyante ko dyan, sa mga members ko dyan, ng Team Genuine. Okay, magme-mention dito ng hindi naman network marketer. Wala sila kinalaman dito. Doon yun, sa community natin, sa Facebook community, iba yun. Hindi dito yun. Okay? Sino pa? Meron pa ba first timer? Ayun, si Dance, first timer. Shoutout kay Cherry Faye. Kay Eka, Joey, Gerald, kay Janet, kay Claire. Ay, Claire. Si Claire, first timer. Alright, so with that being said, no, na sa mga na-shoutout ko na, mamaya naman ulit, ay magsagot na tayo sa mga katanungan nyo. Meron kasi ako nakita dito na magandang tanong. So, ayun, ito. Magandang question. From Menandro. Menandro Torculas. Tama ba yung pronunciation ko? Pagpasensyon nyo lang kung mali yung pronunciation ko ng mga pangalan nyo, ha? Kung ano kasi yung pagkakaintindi ko sa pangalan nyo, ganun ko lang siya pinopronounce. Pagpasensyaan nyo na. So, ito, tanong ni Menandro.
Pag po ba may naisip akong plano para sa magiging grupo ko, okay lang ba sabihin kay Apps or kay Upline? Lahat po ba I need i-confirm kay Upline? So, kung ang tanong is kailangan pa ba talaga sabihin sa kanila? Hindi naman. Hindi naman. Kasi palagi niyong tatandaan na hindi naman tayo empleyado ni Upline. Same goes with us. Kung ikaw ay isang Upline na din, hindi mo empleyado yung mga members. So, palagi niyo yung tatandaan. So, ako personally, ang ginagawa ko is pag meron ako mga plano, most of the time hindi ko naman na sinasabi sa sa mentor ko. Hindi ko na sinasabi sa upline ko, especially kung alam ko naman, as long as alam ko naman na na wala naman ako nilalabag na company policy, no? Wala naman ako nilalabag na batas. Wala naman akong ethical naman yung gagawin ko. So hindi ko naman na kailangan magpaalam. Basta alam ko yung mga basics na wala dapat akong lalabagin sa mga rules, ganun. So pag ganun yung plano ko, hindi ko na kailangan magpaalam. Pero minsan, nagsishare din ako. Okay, nagsishare ako sa upline ko, especially kapag bago sa akin yung idea na naisip ko. Pag bago sa akin yung idea na naisip ko, nagsishare ako sa upline ko para makakuha ng input sa kanya. Kasi yung aking mentor ay decades ahead of me. Decade ahead of me, hindi, walang S. No, decade ahead of me. So ako ay 7 years na sa industriya ng network marketing. Pero yung aking mentor ay 17 years. So isang dekada yung lamang niya sa akin. So ibig sabihin, meron siyang experience na hindi ko pa na-experience. So yun yung reason kung bakit ako nahingi ng input sa kanya. Pero yung final decision, ako pa rin yung gagawa. Okay? So for example, pag ako humihingi ng input sa mentor ko, sinasabi niya sa akin, kapag okay naman, sinasabi niya okay lang. Pero kapag kami nakita siyang medyo magiging problem, sasabihin niya sa akin yung mga problem na yon. Kaya pag sinabi niya sa akin yung mga problem na yon, titimbangin ko kung mas nangingibabaw ba yung mga positive na mangyayari. Kasi wala namang perfect na plano eh. Okay, palagi niyo yung tatandaan. Sa lahat ng bagay, wala namang perfect na plano na kahit itanong mo pa yan kahit kanino, hindi yan magiging perfect kahit kailan. No, kahit i-consult mo pa yan sa lahat ng kilala mong mentors, hindi yan magiging perfect. Meron at meron pa rin magiging mali dyan. Pero pagdating sa pagpaplano, ito yung tandaan nyo na instead na isipin mo or i-goal mo na maging perfect yung plano mo, ang i-goal mo ay alamin mo kung ano yung magiging palpak dyan sa plano na yan. No, titimbangin mo. Una, ang ginagawa ko is tinitimbang ko. Kung mas marami yung positive kaysa sa negative, i-go ko yan. Pero pag mas marami yung negative na nakikita ko kumpara sa positive, hindi ko na siya itutuloy. So let's say na mas marami yung positive na maidudulot nung plano na yon. Kasi katulad nung sinabi ko, wala namang perfect na plano eh. So, mas madami yung positive, ibig sabihin may mga negative pa rin na may experience. So, ang gagawin ko ngayon, i-implement ko itong plano na to, before ko siya implement, aalamin ko ano yung mga solusyon kung sakaling mangyari itong mga negative na ito. So, ibig sabihin, handa na ako. At kung sakasakali man na meron pang mga negative na hindi ko alam, hindi ako aware na mangyayari, ang ginagawa ko na lang, piniprepare ko na lang yung sarili ko para makapag-adjust as soon as possible. Okay? So yan yung natutunan ko via experience kasi perfectionist din ako. No, overthinker, perfectionist nung nagsisimula ako ganun. Gusto, naalala ko nung nagsisimula ako sa negosyo, pag nagpaplano ako, di ba? Sasabihin ko, ito yung plano ko, plan A, di ba? Tapos kapag nakitaan ko ng mga butas yung plan A na yon, magpa-plan B na kaagad ako na hindi ko man lang inimplement yung plan A. Hanggang sa naubos na lang yung letra, wala akong nagawa ni isa. So yun yung problema kapag perfectionist. Wala naman kasing perfect eh. Kaya instead na isipin mo na dapat maging perfect yung plano, ang isipin mo, paano ako mag-a-adjust kapag may pangit na nangyari? Pag may maling nangyari? Okay, so uulitin ko, kailangan mas marami yung positive dun sa plano kumpara dun sa negative bago mo siya implement. So yun yung akin ha, yun yung personal na ginagawa ko. Mas maganda, mas malaki yung reward kumpara dun sa disadvantages. Mas maraming advantages kumpara sa disadvantages. And then, i-ready ko na lang yung sarili ko kapag paano yung gagawin ko ng mga adjustment kapag nangyari yung mga disadvantages na yun, yung mga problema na yun, para madaling makapag-adjust. Nire-ready ko yung sarili ko na mag-adjust. Okay, so I hope na nagising yun. Marami ba natutulan so far? Ayos ba? Papawisan ng pinagpapawisan yung ilong ko. Hindi ko alam kung bakit. Okay, marami ba natutulan so far? Ayos? Payaman ba? Power ba? Power? So yun, I hope nasagot ko ng maayos yung tanong. So next question.
to kay Arvin. Ito, magandang tanong to. Magandang tanong. From Arvin Reyes. So, ang tanong ni Arvin, ano ginagawa mo pag may bago kang business partner na may skills or potential sa FB marketing, kulang na lang sa alignment, pero busy sa ibang priorities like school, jowa at iba pa? So, ibig sabihin ni Arvin dito sa alignment is priorities. Okay. Medyo napaisip ako dun sa alignment na yun. Iba kasi yung pumasok sa isip ko pag sinabing alignment. So, parang priorities. Ngayon, ito yung nagiging problem ni Arvin. So, comment kayo dyan kung nakaka-relate kayo sa kanya. Meron kang member, meron kang downline, kaso nga lang, may potential sana. Kasi ako naniniwala ko, lahat naman tayo may potential . Lahat tayo may potential maging successful. Potential. Pero that doesn't mean lahat tayo magiging successful. Kasi hindi lahat willing gawin yung whatever it takes para mapalabas yung potential na yun. Okay? Hindi lahat willing yung gawin yung mga dapat gawin para maging successful. Kaya hindi talaga lahat magiging successful. Pero lahat may potential. Pagdating naman sa potential, iba't iba tayo ng potential. Merong mataas yung potential, merong mababa yung potential, pero merong sakto lang. So, iba-iba. And wala na tayong magagawa dun sa part na yun. Kasi, hindi outside of our control na yan . Especially kung ikaw, ang tinutukoy ka outside of our control, meaning bilang upline, tapos yung downline mo, ganun. May potential sana, kaso ganyan. Diba kung ano-anong ginagawa sa buhay niya. Now, ito yan. Ito yung palagi kong sinasabi pagdating sa inyong mga uplines. Lead by example, no? Ito yung pinakang ugat ng pagiging isang upline, ng pagiging isang leader. Kasi dumating rin ako sa mga ganyang point na napo-frustrate ako sa member ko na sayang ka sana, ang galing mo sana kasi maraming sobrang daming nang dumaan sa akin na ganyan. Na member na sayang, ang ganda sana ng mayroon talent sana . Malaki yung potential, matalino, magaling, kaso ang problema attitude at mindset. Yun ang sinasabi ko palagi, 'di ba? Yun ang paulit-ulit kong sinasabi na kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano pa kaganda yung skills mo, 'di ba? Kahit meron ka pang skills, lahat ng skills na kailangan para maging successful, meron ka. Pero kung sablay ang iyong mindset, sablay ang ugali mo, walang kwenta yun lahat. Yun yung ibig kong sabihin, yun yung sinasabi ko. Ito na yung magandang example. May potential naman sana, kaso wala . Sablay . Now, that doesn't mean naman na pababayaan mo na lang siya, or I mean, parang wala na siyang pag-asa, ganun. Sa ngayon, siguro hindi pa. Ngayon, di ba, ewan ko kung narinig nyo na yung kasabihan na no means not now. Narinig nyo na ba yung kasabihan na yon? No means not now. So, ibig sabihin ng no means not now na yon ay hindi porket nag-no si prospect. Usually kasi ginagamit yan kay prospect . Di ba? Hindi porket nag-no si prospect na yon, never na. No? Kaya maraming mga network marketers and even mga negosyante, mga nag-fail dito sa negosyo natin ay dahil akala nila pag nag-no, tinanggihan sila ng customer, ng prospect nila, tinatanggihan na sila pang habang buhay. No means not now, hindi pa lang yan tamang time para sa kanya. Nung inoffer mo sa kanya yung product mo or service mo or business mo, tinanggihan kanya, hindi pa lang yun yung tamang time para sa kanya. Dati nga akala ko, kapag close-minded, yung mga nagsasabi na, ang close-minded, yung mga nagsasabi na, ay, kahit kailan, hindi ako sasali sa mga ganyan. Yung mga ganon, yung sinasabi nila, piramidin yung mga ganyan, di mo ako mauutong sa ganyan. Kahit kailan, hindi ako sasali sa mga ganyan. Yung mga ganon, akala ko dati, yung mga ganong klase ng tao, hindi mo na talaga mapapasali. Meaning, close-minded na talaga sila. Pero, hindi rin pala. Kasama pa rin pala sila dun sa no means not now. Napatunayan ko yan kasi meron akong leader na ganyan. Leader ha? Leader. Isa sa mga kumikita ng malaki talaga sa amin, sa grupo namin. Isa sa mga nagtatap sa grupo namin. Narinig ko sa kwento niya na ganun. Narinig ko sa kwento niya na sinabi niya noon before siya maging network marketer, na sinabi niya na isinusumpa niya daw yung network marketing kasi naka-experience yata siya ng pangit na experience sa network marketing. Kaya sinumpa niya yung network marketing kahit kailan daw hindi siya sasali. O tamo, andito na siya ngayon. Leader na. Kumikita na 6-figure a month. So yun yung ibig kong sabihin. Akala ko dati, di ba, close-minded. Ngayon yung no means not now na yun, hindi lang siya applicable sa prospect, pati sa member din pala. Kasi napakarami ding dumaan sa akin ng mga members na sa umpisa, hindi naman nagsiseryoso, pero later on, biglang bumabalik tas nagsiseryoso. May mga ganon. Diba? Mayroong mga on and off, mayroong mga
sa simula, seryoso, tapos later mawawala. May mga ganun talaga, wala na tayong magagawa doon. So kaya lang naman tayo na frustrate o nai-stress ay dahil, bilang upline, ay dahil masyado tayong nakafocus sa kanila sa halip na sa production natin. Tama, correct, or right? Saka nakafocus. Nasaan yung attention mo? Nasaan yung focus mo? Nasa member mo o nasa production mo? Kasi kung sasabihin mo sa akin sa production mo, dapat kumikita ka ng malaki ngayon. Dapat hindi ka na-stress dyan sa mga member mo na yan. Yun lang yun yung patunay na hindi ka nakafocus sa production. Now, hindi lang, ulitin ko, hindi lang to para kay Arvin, ha? Itong sinasagot ko nito para sa inyong lahat kasi I'm sure meron sa inyo dyang mga silent viewer. Silent viewer lang na tinatamaan. Para sa'yo rin yun. Okay? Kung tinatamaan ka, matuto kang umilag. Hindi, joke lang. Matuto kang magbago. Okay? So, ang focus dapat natin bilang leader, bilang upline, ay production natin. Hindi member natin. Counterintuitive to. Minsan yung, meron kasi mga iba tinuturo nila na tulungan mo yung member mo. Para umaman ka. Well, yes, tama naman talaga yon. Pero hindi mo matutulungan yung taong ayaw tulungan ng sarili niya eh. Diba, ang hirap mag-akay ng taong nakahiga. Nasubukan nyo na yon? Sinusubukan mong akayin yung nakahiga? Diba? Sinusubukan mong bitbitin yung nakahiga? Diba ang hirap? Mas madaling bitbitin, mas madaling akayin yung tumatayo at sumasampas sa'yo or umaakbay man lang sa'yo para maakay siya. Mas madali yon. Kumpara dun sa gusto mong tulungan, gusto mong akayin, nakahiga. Tapos ang gagawin mo, hihilahin mo yung kamay. Imaginein mo yun. Hihilahin mo yung kamay tas na-slide lang siya naka. Upline kasi mahirap eh. Upline kasi busy ako eh. Upline kasi mainit, malamig, pumutok yung vulkan, may mga alien. Diba? Lahat na lang ng excuse sasabihin yan. Ang hirap tulungan ng ganun. Kaya doon na medyo nagiging, nagkaroon ng problem yung dati. Akala ko rin kasi dati ganun eh. Dapat tutulungan mo si member, dapat payamanin mo sila para yung mga... Hindi. Hindi. I extremely 100% completely disagree. Hindi ko tutulungan yung member ko na ayaw tulungan ng sarili niya. Kasi ang tulong na ang ibig kong sabihin sa tulong ay tutulungan kitang tulungan mo yung sarili mo. Hindi mo iaasa sa akin lahat. Kaya nga tayo di ba may isa pang terminology sa atin dito sa network marketing? Independent distributor. Kaya nga tayo tinawag na ganun eh. Independent. Sa totoo lang, hindi naman talaga completely independent. Interdependent. Sa simula, medyo dependent pa. Pero ang sa amin kasi may sistema kami. Tinuturo namin kung paano sa simula pa lang magiging independent na kagad si member. Hindi umaasa kung kani-kanino eh. Ako nakafocus ako sa ano. Alam yan ng mga members ko. Alam yan ng mga leaders ko. Mga leaders ko lang naman yung tinatanong ko sa production nila. Pero napakadalang. Tinatanong ko kung anong ginagawa. Pero napakadalang. Once in a blue moon. Member ko never kung tinanong na ilan invite mo, ilan benta mo. Anong ginagawa mo? Ginagawa mo ba yung business? Sineseryoso mo ba? Nung nagsimula na yung grupo kong Team Genuine, hindi ko na ginagawa yung mga ganun. Dati ginagawa ko yan. Kaya alam ko yung frustration. Pero nung ito na yung ginawa ko, in-apply ko sa sarili ko, na nakafocus na lang ako sa production ko, gumaya yung gustong gumaya, sumabay yung gustong sumabay, nung naging ganun ako, sobrang laki nang nawala sa stress ko. Kasi bakit? Pinipilit ko kasing kontrolin yung hindi ko kontrol eh. That is outside of my control. Kung iba yung priorities niya, wala akong magagawa doon. Basta ako, hindi ako nagkulang bilang upline. Yun lang yung sa akin eh. Hindi ka pwedeng bumalik sa akin tapos sasabihin mo akong may kasalanan. Wala pa naman. Meron nang gumawa sa akin noon before. Pero ano lang, dadalawa lang sila. Tapos naging scammer pa. Tanga-tanga. Diba? Kasi alam nila eh. Alam ng mga members ko, alam nila sila yung may kasalanan kapag di sila kumita eh. Kasi pre-provide ko na sa kanila lahat ng tools, ng sistema, ng strategy, kumpleto, rekado na. Kaya alam nila. Kasi kung sasabihin nila sa akin yun, ibabalik ko yung lahat sa kanila. Hindi ako nagkulang. So, ganitong klase akong upline. Yung iba, baka isipin nyo harsh. Ganun talaga ako eh. Hindi ako yung malambing. Tough love. Ganun ako. Ganito ko pinalaki ng magulang ko. Tough love. Kaya... ganito rin ako pagdating sa mga members ko. Ako lang yung ganito sa amin, sa grupo namin. Pero yung iba kong mga leaders, mababait. Mga mababait yun. Ako lang yung ganito. So, yun. Yun yung sagot ko regarding dyan. Wala akong magagawa dyan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita pipilitin.
Hindi kita kukulitin, bahala ka sa buhay mo. Kasi kahit naman hindi ka tumuloy, makukuha ko pa rin ng pangarap ko at makukuha pa rin ng mga seryoso yung mga pangarap nila. Ikaw hindi. Ay, problema mo na yun. Ganun lang naman kasimple, di ba? Ayos. Wepe, man. Diyan pala si Coach Lubin. Shout out kay Coach Lubin. Siya yung tinutukoy ko kanina. Sinasabi kong close-minded. Di ba? So, yan. Marami ba natututunan so far? Ayos ba? Ayos. Sakit ba? Tinatamaan ba yung mga damdamin? Masakit? Comment kayo dyan kung marami kayo natututunan. Alright. So yun, comment kayo, learning. Comment kayo ng learning kung marami kayo natututunan. Comment kayo ng learning dyan. Para at least alam ko kung may kausap ako. O wala. Okay, ito, next question. Hanap na tayo ng question. Habang naghahanap pa ako ng question. Ito. From Eka. Similar sa tanong ni similar sa sagot ko kay Arvin, yung tanong ni Eka Soryo. Gaganaan ka pa kaya kung lahat ng download mo hindi gumagalaw, aasa lang nang aasa sa'yo? So similar din yung magiging sagot ko, pero medyo dagdagdagan ko lang ng konti. Kasi ito naman more on masyado na nagiging dependent. Ito yan, hindi mo pwedeng sisihin yung member mo na dependent sa'yo kung sinanay mo silang ganun. Ulitin ko ha, hindi mo pwedeng isisi sa member mo na dependent sila sa'yo or palaasa sila sa'yo kung sinanay mo silang ganun. Kung yung sistema mo ay ganun, na nakaasa sa'yo. Okay? Ngayon, hindi ko naman sinasabi na kasalanan mo, Eka, na ano, kasi pinaasa mo sila. Hindi naman yon. Kasi most of the time, almost every time, hindi naman kayo natuturuan ng mga appliance yun ng ganito eh. Hindi naman ituturo to sa inyo. And almost every time, mali pa yung tinuturo. Kasi ito yan ha. Sa old school, merong tinatawag na 3 months. Parang anong tawag dito? Cuddle nga ba yung tawag nila doon? 3 months cuddle time. Sa old school way, na 3 months mo lang gagabayan yung member mo. Parang 3 months mo lang siya imementor and then papabayaan mo na siya. Ako yung walang ganun-ganun. Wala akong ganun. 3 months, hindi. Wala akong ganun-ganun. Ang minimentor ko lang talaga, ang ginagabayan ko lang talaga, ang binibigyan ko ng mahabang oras at effort ko, mga leader ko lang. Hindi mga members. Bakit? Kasi alam ko sa mga leaders ko, sulit yung oras at effort ko. Dahil alam kong committed sila, dahil leader na nga sila. Kasi merong proseso sa amin na pinagdadaanan yung mga member bago maging leader. Challenging, medyo challenging yung proseso na yun. Pero pag nalampasan nila, magiging official leader ko sila. And then dun ako nagko-commit sa kanila. So sinasala ko din yung mga members ko syempre kasi ayoko magsayang ng oras sa kanila. Alam mo yun, magbibigay ka ng time, magbibigay ka ng effort, di ba? Gagabayan mo, tapos bukas quit na. Sino sa inyo nakaranas na ng ganun? Di ba? Alam mo yun, minomotivate mo si member, binomotivate, tinuturuan mo, ginagabayan mo, daig mo pa yung jowa niya kung kamustahin mo siya everyday. Di ba? Lahat ng nalalaman mo, binibigay mo sa kanya. No, excited na excited ka kasi grabe, ang dami natututunan ni member. Tapos si member mo, tuwan-tuwa rin. Ay grabe. Thank you upline, ang bait-bait mo talaga upline. Tapos next week, nag-quit na. O, di ba? Power, di ba? Ano yun? Para kang ano eh, para kang, alam mo yun, yung pakiramdam na para kang nakipag-break. Para mas masaklap pa nga yan, no? Kasi binuhos mo lahat ng effort, oras mo, tapos bigla na mo magkukwit sa mukha mo. Next week, hindi ka na pinapansin, sinisinzone ka na lang. Diba? Kung ano-ano na lang dahilan sa'yo, busy sa work, busy sa school, tapos nakikita mo, nagpo-post ng ML. O ano? Ano? Tama, correct, alright. Baka kilala ko kasi yung mga downline mo eh. Baka kilala ko. hindi ko sila kilala. Pattern to, nakita ko na, 7 taon ko nang ginagawa tong negosyo na to, kaya nakita ko na yung mga pattern na yan. Sinasabi ko nga palagi sa member ko, papunta ka pa lang, pabalik-balik na ako. Nagzigzag na ako, paikot-ikot na. Kaya alam ko na yung mga pasikot-sikot. Diba? So, ganun yung nangyayari kasi nga, yung sistema nyo siguro ay nakadesign na umaasa kay upline.
inaasa lahat kay upline. Ako kasi hindi. Ang sistema ko kasi nakaasa sa sistema. So, medyo powerful na itong tinuturo ko sa inyo. Yung sistema ko nakaasa sa sistema, hindi sa akin. Dati ganun din ako. Kasi, ito yan eh. Ako yung tipo ng apply na mahirap gayahin. Yan yung naging problema ko before. Hanggang ngayon naman, mahirap pa rin akong gayahin. Hindi ako duplicable, which is, ano yan eh, both blessing and curse yan. Both blessing and curse. Kasi, up to this day, ako pa lang sa grupo namin, ako pa rin yung gumagawa ng ganito. Mga ganito, nagko-content, gumagawa ng mga ganito, videos, live, etc. Pero recently, tinuro ko na rin kasi sa mga leaders ko eh, for the first time. Tinuro ko na rin sa kanila. Kaya siguro in the future, magkakaroon na rin ng mga katulad ko. Pero, yan yung both blessing and curse ko. Kasi nga, parang ako lang yung palaging magaling dati sa grupo namin. Ako lang yung palaging magaling, ako lang yung palaging nasa spotlight. Naalala ko noon yung, nung, kahit before Team Genuine pa, yung unethical networker pa ako, ako palagi, no? Ako palagi yung hinahanap-hanap ng mga member ko, ako palagi yung inaasahan nila. Pagka nawala ako, magkukwit majority ng mga members. Matitira yung mga leaders ko noon, di ba? Ganun yung nangyayari pag nawala ako. Pero ngayon, kahit mawala ako ng ilang linggo, ilang buwan, eh, palaki pa rin ang palaki yung income ko. Kasi naintindihan ko na. Dahil sa mga mistakes na naranasan ko, mga lesson, and at the same time, dahil na rin sa mga mentors ko na nagturo sa akin. And yun, napagtanto ko na. Kaya yung sistema ko ay nakaasa yung mga members ko sa sistema namin, hindi sa akin. Para kahit wala ako, eh, tutuloy pa rin sila. No? Kahit wala yung upline nila, kahit wala yung nag-sponsor sa kanila, kahit biglang mag-quit yung nag-sponsor sa kanila, wala silang pakialam. Diba? Kasi yun yung isang challenging eh. Pwedeng yun nga, hindi ka nag-quit, tuloy-tuloy ka lang. Pero yung member ng member mo, yung upline niya, yun yung nag-quit. Medyo madadown sila kapag ganun, di ba? So, yun din yung ginawa ko na sistema na wala silang inaasahan na kahit na sino. Yung members ko, nakaasa sila sa sistema. So, bibigyan ko kayo ng example para mas madaling yung maunawaan. For example, ganito. Di ba, usually kapag bago, ano yung sinasabi ni upline? Pagka meron kang invite, di ba? Sabihan mo ko, ako magpipresent. Kasi alam nga naman na ipapresent mo sa kanya, di ba? Kasi bago pa lang yan, anong alam yan? Di ba ganun, usually, sa mga old school na strategy. Ngayon sa akin, hindi. Hindi ko ginawa yan. Ang ginawa ko, kapag meron kang gusto ipakitaan ng business, papanood mo yung video natin. That's a simple example, di ba? Nag-record na lang ako ng video. Para kahit wala ako, 24 hours, 24/7, nandun yung video. Pwedeng panoorin ng kahit na sino, anytime, anywhere, basta may internet connection sila, smartphone. At least is smartphone. Di ba? Nagigits nyo yung sinasabi ko? Yun yung naging sistema. Yun yung sinasabi ko na nakaasa sila sa sistema, hindi sa akin. So, wag mo nang hayaan. This time, since sa tingin ko, nalagasan ka ng members, di ba? Nalagas, meaning naubos lahat. Paulit-ulit nangyari sa akin yan. Ang huling bilang ko is 5 beses na nangyari sa akin. Kasi yung ika-6 at yung mga susunod, hindi ko na binilang, wala na akong pakialam. Kasi nga, naintindihan ko na yung itong mga pinagsasasabi ko sa inyo. Naintindihan ko na hindi na ako nagbibilang, wala na akong pakialam. Hanggang ngayon naman, marami pa rin naman nagkukwit sa mga members ko eh. Di ba? Hindi pa rin lahat. At naintindihan ko yun at wala akong pakialam. Tsaka isa pa, hindi naman porket nag-quit sila ngayon, quit na sila forever. Di ba? No means not now yung sinasabi ko. Pwede pa rin naman silang bumalik in the future, pero hindi ko sila hinihintay at hindi ako umaasa. Kasi nga wala akong pakialam. Ang harsh lang talaga nung salita na yun na wala akong pakialam. Pero ganun kasi talaga dapat eh. Pero hindi ibig sabihin wala akong pakialam sa tao ha. Ang ibig kong sabihin wala akong pakialam sa ginagawa nila. Wala akong pakialam kung tumigil sila o hindi. Wala akong pakialam. Kasi malinaw naman na sinabi ko sa kanila, ang trabaho ko ay turuan ka. Ang trabaho mo ay gawin yung tinuturo ko. Ako, nagampanan ko na trabaho ko. Bahala ka kung gagawin mo yung trabaho mo. Wala na akong pakialam doon. Kasi sinasabi ko na rin naman sa kanila at madalas nababanggit ko sa mga training ko sa kanila na hindi ka naman naging part ng Team Genuine para lang maging magkaibigan tayong dalawa eh. Along the way, magiging magkaibigan rin tayong dalawa, magiging close din tayong dalawa. Along the way, kung tatagal ka. Pero, ang pinakang reason kung ba't ka nandito, kasi gusto mo matupad yung mga pangarap mo eh. May mga goals ka na gustong matupad. So, yun yung ibibigay ko sa'yo. Yun ang ituturo ko sa'yo. Pero ikaw ang kukuha nun, hindi ako. Ikaw ang kukuha nun, hindi ako. Ikaw ang tatrabaho nun, hindi ako. Ako lang magtuturo sa'yo kung paano, ikaw ang gagawa.
Okay? So, since ngayon, kung ikaw nalagasan, magandang opportunity yan. Magandang opportunity yan para makapag-contemplate ka. Para makapag-muni-muni ka, ano yung mga lessons na pwede mo matutunan sa mga pagkakamali na yan para hindi mo na siya maulit. Maraming beses pa yan mangyayari in the future, pero the more na nag-grow ka as a leader, the more na mawawalan ka ng pakialam. Katulad ko. Diba? Kasi, ito yan eh. Para kay Eka at para sa inyong lahat, na ganito yung nararanasan, nagkukit yung mga downline, nauubos yung mga downline, gaganahan ka pa ba sa ganun? Ito yan eh. Hindi ka naman nagninegosyo para sa kanila eh. Nagnegosyo ka ba? Alam, ganito ba yung reason why mo bakit ka pumasok sa negosyo? Kaya ako nag-join kasi gusto ko magkaroon ng downline. Ganun ba yung reason why mo? Pangarap ko kasi magka-downline eh. Ganun ba yung reason bakit ka pumasok sa negosyo? Meron pa sa inyong ganun? Malay ko. Baka meron nga. Nung bata pa ako, nangangarap na ako na magkaroon ng downline. Kaya nandito na ako sa networking ngayon. Meron bang ganun sa inyo? Na ganun yung reason why mo? Kung meron, eh, malay ko, walang basa ganun trip, di ba? Pero wala pa ako na-encounter na ganun kahit kailan. Sa 7 taon ko, sa negosyo na to, pa 8 taon na ako this coming November, wala pa ako na-encounter na ganun, na tinanong ko, ano ba yung reason ba't ginagawa tong negosyo? Tapos ang sagot sa akin, kasi gusto ko magka-downline eh. Ha? Anong klaseng daylan yun? Di ba? So ano yung point ko? Bakit ko ito sinasabi? Kasi bakit ka nawawala ng gana dahil sa downline? So meaning hindi na importante yung pangarap mo. Baliwalay na natin yun. Wala na akong gana, walang downline eh. Quit sila eh. So baliwalay na natin yung mga pangarap ko. Mabigyan ng magandang kinabukasan pamilya ko, makapagpatay yung sariling bahay, makabiling sasakyan, makapag for good, or matulungan yung magulang ko. Bayain na yan. Kasi nakakawalang gana eh. Di ba? Nakakalimutan mo siguro yung rason bakit mo ginagawa tong negosyo. Hindi mo ginagawa tong negosyo para sa downline mo. O, hindi ko ginagawa tong negosyo na to para sa kanila. May sarili akong reason why. May sarili silang reason why. Yun din yung sinasabi ko sa kanila. Hindi nyo to ginagawa para sa akin. Ginagawa nyo to para sa pangarap nyo. So kung gusto mo nang sumuko, huwag ka na magpaalam sa akin. Hindi na kailangan. Hindi ako sinusukuan mo. Yung pangarap mo yung sinusukuan mo. Wala akong pakialam dun. Di ba? Kasi kahit sumuko ka naman sa pangarap mo, ako hindi. Tapos yung ibang mga kasamahan mo, yung ibang mga members ng grupo ko, hindi rin sila masuko eh. Para sa pangarap nila. Kaya, hindi na kailangan. Bakit pa magpapaalam sa akin? Hindi naman ako boss. Hindi nyo ako boss. Yan yung sinasabi ko sa kanila. Grabe bang natututunan so far? Ayos ba? Ayos? Masakit? Masyado na bang masakit? Sabihin niyo masyado na masakit para medyo lalailuhan ko. Hindi, joke lang. Wala akong pakialam sa nararamdaman niyo. Bahala kayo dyan. Learning ba? Learning? Comment kayo dyan. Learning. So ulitin ko, huwag kayong build ng system. Una, huwag kayong mag-build ng sistema na nakaasa sa inyo. And ikalawa, ay hindi ka nagnegosyo para sa mga downlines. Nagnegosyo ka para sa pangarap. May mga goals ka, may mga reason why ka na hindi ko alam kung ano yan. Pero yung rason ba't mo to ginagawa. So, hindi dapat nakaasa sa mga member mo kung tutuloy mo o hindi. Yun. Okay, anong oras na? 8:42. It's already 8:42. Siguro dalawang question pa to. Next question. Okay, ito naman. Similar din yung mga ano niyo, no, mga question niyo. Pero magkakaiba ng sitwasyon. Similar, pero hindi ibig sabihin magkakaparehas. Similar lang. May mga similarities. Okay, ito. Ito question from Rudiel. May mga downlines ako na nagsiselos kapag nakikita niyang tinutulungan ko yung iba. Kasi gusto niya lahat ng attention ko sa kanya. E di wow! Kapag yun ang sinabi ni downline, ano? Kapag kayo ang inaasta ni downline, no? Sagot mo, e di wow! De, joke lang. Joke lang.
So, ito yan. Ito kasi yan. So, medyo magkakaiba kasi medyo magkakaiba kasi tayo ng mga personality. Pero sa tingin ko naman kaya itong matutunan. Meron kasing thin line, kumbaga parang may thin line na tinatawag sa pagdating sa leadership na kailangan mo talagang maging medyo maging harsh. So harsh kasi sa ano eh, para sa ibang tao harsh sinasabi, na para sa akin hindi eh. Para sa akin this is the real world, no? This is the real world na ito nga, 'di ba? Meron akong video na ginawa, na lumang video na, matagal na. Actually naka-highlight pa 'yun sa aking page, na walang pakialamang mundo sa nararamdaman natin. Walang pakialamang mundo sa nararamdaman natin. So kayong mga leader diyan, kayong mga upline diyan, huwag niyong i-goal na ma-please lahat ng member niyo. Hindi niyo sila ma-please lahat. That is an impossible dream. Na ma-please mo ang mga tao, ng mga tao mo. Hindi. Kahit anong gawin mo, kahit gawin mo lahat, kahit para sa'yo, lahat ng ginagawa mo ay tama naman para sa kanila. Meron at meron pa rin diyan magre-reklamo, meron at meron pa rin diyan di magugustuhan yung ginagawa mo. Di ba? Kasi isipin niyo to ha, sa mga presidente na dumaan sa Pilipinas, niminsan, sa lahat na naging presidente natin sa buong history ng Pilipinas, niminsan, meron bang presidente na 100% ng mga Pilipino ay natuwa, wala man lang ni isang nagreklamo? Meron ba? As in, lahat? Meron? Kalokohan. Kung sasabihin mong oo, hindi ka nag-aaral ng history. Lahat may reklamo. Ang pinagkaiba na lang is yung dami ng reklamo. Merong sobrang dami, merong konti, merong sakto lang. Pero meron at meron pa rin dyang magre-reklamo. Hindi natin mapi-please lahat. So ano yung point ko? Bakit ko to sinasabi? Kasi kung ako yung nasa posisyon mo, ito i-apply mo na lang sa sarili mo. Kasi hindi ko alam yung personality mo. Kasi ako ganito talaga yung personality ko, na medyo harsh nga talaga akong sin. Pero mas malala yung dati ha. Mabait na ako ngayon eh. Kumpara dati. Dati minumura ko pa. Minumura ko pa yung member ko. Mali yun ha. Masama yun. Huwag niyong gagawin yun. Kasi sa sobrang ano, sa sobrang disciplinary, pagiging disciplinarian ko. Kasi ganito yung sasabihin ko sa kanya kung ako'y nasa posisyon mo. Hindi pwede yung attention ko nasa iyo lang. Ang attention ko ilalagay ko dun sa mga nakikita ko na mas committed kesa sa iyo. Nasaktan siya? Ay sige, ayoko na. Bahala ka sa buhay mo. Wala kong pakialam. Yeah. Ano akala mo? Susuyuin kita? Goodbye! Di ba? So, medyo yun nga, pwede sabihing harsh talaga, pero hindi eh, kasi kung ipi-please mo yan, ito yung tanong eh. O gusto niya lahat ng attention nasa kanya, siya ba yung pinakamalaking production? Siya ba yung pinakamasipag? Siya ba yung pinaka-committed? Siya ba yung pinakamalaking kinikita? Siya ba yung may pinakamalaking pinapasok na sales? Pustahan ako, hindi. And ito yung mas malupit pa. Ito yung mas malupit pa. Posible na yan pa yung hindi nagkakaresulta. Yan pa yung reklamador. Yan pa yung on and off. Diba? Yan pa yung ano, yung patay sindi, kung kailan lang niya trip gawin yung negosyo, tsaka lang niya gagawin. Yan pa yung palaging negative. Yan pa yung palaging ang daming dahilan. Kaso busy, negative ng pamilya, pinipigilan, mainit, maaraw, whatever, nag-i-snow. Okay. Lahat ng excuses sasabihin. Tama ba ako, Rodiel? Kung andyan ka pa. Tama ba ako? Siya ba yun? Binanggit ko ba yung pagkatao niya? Wow, pwedeng mali ako. Pwedeng mali ako. Pero malakas yung kutob ko na ganun siya. Itong mga demanding na downline, itong mga demanding na to, sila pa yung mga wala o maliit ang resulta. Kasi nga, tamad, reklamador, negative. Itong mga demanding na to. Ano sa tingin nyo? Napansin nyo, meron ba kayong mga ganung member? Di ba? Napaka-demanding, tapos wala namang ginagawa. Ba't ka tumawa, bro? Ba't ka tumawa, Rodiel? Tinatanong ko kung tama ako. Baka kilala ko siya eh. hindi ko siya kilala. Joke lang. So yun yung ibig ko sabihin. So sabihin mo naman sa kanya in a nice way. Yun, sabihin mo sa kanya in a nice way.
hindi ko nag-iisa lang ako. No, nag-iisa lang ako. Hindi ko pwedeng ibigay sa iyo lahat ng oras ko kasi 24 hours lang yung meron ako. At meron pang ibang mga tao na umaasa din. Kaya isa pang yun ang ano pwede mong sabihin sa kanya as an immediate solution. And at the same time, ang pinakang magiging solution diyan, isolusyunan mo yung pinakang ugat ng problema. Nakaasa sa iyo yung mga downline, bakit? Hindi dapat. Hindi dapat sila nakaasa sa iyo kahit bago pa yan. Turuan mo na kaagad sila maging independent. Yan yung binago ko sa sistema ng old school. Kasi ako, hindi ko ikinahihiya or hindi ko minamaliit ang pagiging old school. Sa totoo lang, proud ako na old school networker ako eh. Kaya rin siguro ganito ako manalita. Kung nakamit na kayo ng mga old school networker, madalas ganito rin silang manalita eh. Proud ako na old school. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng makaluma, dinala ko ngayon. Yung mga makaluma na alam kong makakatulong pa rin hanggang ngayon, binitbit ko pa rin. Pero yung special, pero pagdating sa mga strategy kasi, yung mga makaluma, hindi na gumagana eh. Kaya nga luma na yan eh. Ang strategy, ang bilis magbago. Kaya dapat mabilis tayong mag-adapt. So kung dati, ang itinuturo nila, 3 months, dapat gagabayan mo yan. Nakakapagod yun. Ang hirap nun kasi, bawat isa sa kanila, gaganunin mo, 3 months. Salit na nakafocus ka na lang sa pagbibenta mo, salit na nakafocus ka na lang sa pagdedirect referral mo. Diba magbibigay ka pa ng ganung oras? Gumawa ka na lang ng sistema na pwede nilang asahan, like mga video tutorials, turuan mo na kagad sila kung paano maging independent, kung umaasa sila sa'yo sa product, turuan mo sila paano bumili mismo sa opisina or paano umorder mismo sa opisina. So, sana, siguro naman nag-adapt na yung mga kumpanya ngayon na meron ng mga online stores, mga ganyan, para online transaction na hindi na kailangan pumunta pa ng office para lang bumili ng product kasi alam naman na pandemya, di ba? Dapat naman nag-adjust sila. So, ganun, turuan mo na kagad sila maging independent bago pa lang. Bago pa lang. Yes, may mga magiging tanong pa rin sila sa'yo. Pero yung mga tanong nila, most of the time, is yung mga tanong na hindi talaga nila alam ang sagot. So, dapat ganun lang yung mga tanong nila. Kasi ako, ito ginagawa ko, pag may mga bagong tanong yung member ko, tapos hindi ko pa naituturo, gagawa ako ng post, like sa Facebook, popost ko yung tanong nila na yun. Sa Facebook group namin, meron kaming post ng FAQs. Yung mga frequently asked question. Pag nagtatanong sa akin yung member ko, yun ang ginagawa ko, pinapapunta ko sila doon. Basahin mo yan. Hanapin mo dyan yung tanong mo. Tinuturuan ko sila na umasa maging resourceful, hindi umasa sa akin. Kasi yun nga, 24 hours lang yung meron tayo. Ano yun? Para lang makahataw, para lang masabing magaling na upline, or maging para lang masabi na caring or responsable na upline, dapat 24/7 andyan ka. Sana nag-CSR ka na lang. Diba, nag-call center agent ka na lang, CSR, customer support representative ka na lang. Kasi yun lang rin naman pala gagawin mo, ba't ka pa nag-networking, diba? Kasi ganun ang trabaho ng CSR, diba? Para sumagot sa mga question and concerns. Oh, nasaan ang freedom dun? Okay? I hope na naiintindihan nyo yung mga pinagsasasabi ko. Marami ba natututunan so far? So, yun. Huwag mong hayaan na umasa sila sa'yo. Gumawa ka ng paraan na hindi sila umaasa sa'yo. So, comment kayo dyan kung learning. 8:51 na. So, sige, last question tayo. Baka sakaling umabot pa. Meron. Okay, ito. Last question ito from Emma. Emma Svensson. Tama ba prangkahan ituro sa members yung mga tamang gagawin na kumilos sila kahit wala sila upline? Ito yan ha. Palagi nyo tatandaan, it's not what you say, it's how you say it. Ngayon, bakit ako ganitong manalita sa inyo? Kasi naniniwala ako na I'm talking to leaders. Kayong mga nagtanong, I'm talking to you leaders. Kasi yung mga nandito na nanonood sa akin, tapos nasasaktan sila kasi baka yung sakit naman magsalita, hindi leader yon. Okay, hindi leader yon. Kaya
ganito ako manalita kasi naniniwala ako na leader ka. Kasi kung masasaktan ka, ang sakit na magsalita, iyak ka na. Hindi para sa'yo itong negosyo na to. Kasi ito yan eh, kung sa ganitong, sa, ito ha, sa pananalita ko palang nasasaktan ka na, eh, hindi ko nga kayo minumuray, hindi ko nga kayo, hindi ko nga nilalait pagkatao nyo, nilalait ko ba pagkatao nyo? Hindi naman eh. Diba? Nasasaktan ka na sa ganitong klase ng real talk, what more pa pag nandun ka na sa real world? Pag nandun ka na sa mundo, sa tingin mo may pakialam yung mundo sa nararamdaman mo? Sa tingin mo may pakialam yung kompetensya mo sa nararamdaman mo? Sa tingin mo may pakialam yung ibang tao sa nararamdaman mo? Madalas nga, mismong pamilya mo, walang pakialam sa nararamdaman mo eh. Tapos, sasaktan ako, wawa naman si ako. Hindi yun ang kinakausap ko. Ang kinakausap ko, leader. Kaya ganito ako manalita sa inyo. So, wag nyo tong gagawin sa mga member nyo. Kasi baka isipin nyo, ah, ganun pala, dapat pala sisigaw-sigawan ko rin yung mga member ko. Hindi. Kayong mga kausap ko ay mga leader. Hindi leader yung mga yon. Okay? Palagi niyong tatandaan, it's not what you say, it's how you say it. It's not what you say, it's how you say it. Pwede mong, ito mga pinagsasabi ko, pwede mong sabihin ng malumanay sa kanila. So for example, yung sinasabi ko na hindi kailangan umasa, hindi mo directly sasabihin sa kanila na huwag kayong umasa sa akin. Huwag niyo akong asahan. Hindi ganun ang effective na pagtuturo. Gumawa ka ng sistema na hindi sila umaasa sa'yo at ituturo mo yun sa kanila indirectly. Binigyan ko na kayo ng example. Binigyan ko na kayo ng example. Ano yung example na binigay ko? Yung mga frequently asked question ng mga member. Paano umorder? Paano yung ganito? Paano mag-invite? Paano yung present yung business? Para blah, blah, blah. Yung mga frequently, bilang upline, siguro naman alam mo na yung mga yun eh. Ilista mo yun lahat, tapos ipost mo sa Facebook group nyo, sagutan mo lahat. Question. Paano umorder ng product? Answer. Ganito yung gawin mo. Pumunta ka sa office or umorder ka sa online store or umorder ka sa dashboard kung paano yung pag-order. Sagutin mo. I-post mo rin lahat. Tapos, kapag may tanong sila na alam mo na andun sa FAQ na yon, tinanong nila sa'yo, pini-M ka nila. Apply paano umorder ng product? Kopyahin mo yung link ng post na yon sa Facebook, isend mo sa kanila. Sabihin mo, basahin mo yung tanong. Nandyan yung tanong mo. Hanapin mo lang dyan. Nandyan yung sagot. Yeah, napakaswerte niyo kasi sa mga leader ko lang talaga 'to tinuturo. Pero 'yun ang way. Hindi mo sasabihin sa kanila na, "Oh, kayo ang aasa sa akin." No, matuto kayo ng mga sarili niyo. Ganun mo ba tuturuan ng bata? Diba, may anak ka na, ganun mo ba sila tinuruan? Ano yung babe? Ano man, let's say 2-year-old, 3-year-old na bata nagpapaturo, 'di ba? Halimbawa, kahit hindi 2-year-old, 3-year-old, halimbawa anak mo na hindi marunong maghugas ng pinggan. Anong gagawin mo? Paano mo siya tuturuan? Huwag kang magpaturo sa akin. Aralin mo kung paano. Hindi ganun. Ituro mo sa kanya. I-demo mo. O, ikaw naman. Diba? Yung I do, you do. I do, you... O, yun. Tama. I do, you watch. I do. You do, I watch. Meron akong training yan sa YouTube. Hanapin nyo. Hanapin nyo lang yung title na leader. Alright? So, yun lang. I hope marami kayong natutunan dito sa ating live. Kung marami kayong natutunan next time, no? Imbitahin niyo yung mga members niyo, mga teammates niyo or kilala niyo na mga network marketer na friends niyo kasi dami mo natutunan, 'di ba? Power. So, i-share mo to sa kanila para marami din silang matutunan. And yun. I hope na nasa sa inyo yun kung i-apply niyo hindi. Bahala na kayo. Basta ako na ituro ko na sa inyo kung ano yung kailangan ko ituro. For additional resources, no, kung pinapanood nyo itong video na ito sa Facebook, nasa taas yung description, may mga additional resources dyan, additional training na pwede nyo puntahan na makakatulong sa inyo. Kung pinapanood mo ito sa YouTube, nasa ilalim yung description, hanapin mo dyan, may mga additional training pa na pwede mong puntahan. So yun lang, once again, ginagawa natin itong Q&A session na ito every Friday, 8 p.m. at 8 p.m. Philippines time. Kita-kits na yun next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.